Mga kapuso, part 2 na po tayo ng ating kwentong Kakaba ka ba? Tukol sa mga poltergeist o espiritong kayang magpagalaw ng mga bagay-bagay. At na-record parawang boses. May magagawa kaya si paranormal researcher Ed Caluwag para sa pamilyang ginagambala niyan? Galing sa Joy Miner! Ang live setting ni Marie. Biglang nabalot ng kababalaghan nang tila may nagwala sa kanyang shop. Oh, galing sa Joy Miner! Nagwawala sa taas. Sino yun? May battery na? Kami mahuyo. Hala? Wala naman tao sa taas. Tingnan mo, ginawa sa speaker namin. Nasa taas po yan, ha? Bigyan mo ako sama. Ayun, no? Hinagis yung speaker. Galing sa taas. Galit na galit. Nang silipin niya ang CCTV sa kanyang shop, hindi na pala minsan ang paggalaw ng mga gamit sa kanyang shop. Kahit walang tao sa paligid at nahuligan ang kababalaghan. Mas lumalala daw ang kababalaghan mangyayari sa shop ni Marie. Umabot na raw sa pananakit ng hindi nakikitang nilalang. Dahil sa mga hindi mapaliwanag na pangyayari, minabuti ni Marie na iwan na lang ang shop. Pero mas nakakapangilabot, tila sinundan pa si Marie ng mga pagpaparamdam. Malala din dito. Malala din dito. Hindi lang isa. Parang tatlo eh. Parang tatlo yung nakikita ko na ano dito. May bata, may ano yun, sobrang pangkal. May grande. Naaalala ko nung nag-video ako ng parcel, nagpapa-thank you ako sa mga buyers ko na bumili sa rooftop. May sumabay sa akin boses ng bata. Para hanapan ang kasagutan ng mga tanong ni Marie, binisita siya ni paranormal researcher Ed Caluwag. Ipinakita ni Marie kay Ed ang mga video na nakuha na niya. Hindi niyo kilala yung tao, yung magsalitang bata. Kasi hindi po nag-i-English yung anak ko. English po yung sa'yo. Minabuti ni Ed na puntahan ang lugar kung saan na-record ni Marie ang boses ng bata. Mayroon po bang bola na kulay green dito? Meron kayong bola na kulay green? Yung naunang bola po namin green, yung nawala. Na sabi po kasi ng kapitbahay na hagis daw po dun. Pero madaling araw na po kasi yun. Kasi hindi na po namin tinunod. After nung nawala yung ball na kulay green, dumalas ba yung... Opo. Okay, sabi niya. Kasi pagpasok ko po, inihanap niya yung green na ball. Sabi niya, actually, tama po kayo, nag-i-English siya. Sabi niya, I need my green ball. Wala akong naramdaman sa kanya na mananakit siya or manggugulo siya sa inyo. Laro lang po yung hanap niya. Playful siya na spirits. Pero consider natin siya as poltergeist dahil nakakapagpagalaw na siya. May chance po ba, ma'am, na pwede tayong mag-provide ng another green ball? Dahil sa kagustuhan ni Marie na matulungan ang sinasabing ligaw na kaluluwa, ibinigay niya ang hinahanap na green ball. Nagsagawa naman si Ed ng ritual ng mahawakan niyang bola. Oh, ito na yung green ball mo. This, here's your green ball. May I know your name? Lawrence. How old are you? 6 and a half. Where are you from? Subic. Okay, ma'am. Hali kayo dito. Hawakan niyo po ito, ball. Kaya naman yung pumasok, eh, sabihin niyo sa kanya na yan na yung green ball niya. Meron ba kayong pinantahan somewhere in Subic, tapos para siyang village or subdivision? Yes. Yes. So kung nanggaling kayo somewhere doon sa area, maaring doon niyo siya nakuha. Ayon kay Ed, kinakailangan ilagay sa lugar na hindi magagalaw ang bola hanggat hindi pa ito may babalik sa Subic ni Marie. Sa ganitong pamamaraan daw kasi maiwasang magkagulo ang mga espiritu. Dagdag pa ni Ed, makakatulong para tuluyang matahimik at makauwi ang espiritu kung maibabalik ang bola sa Subic. Kasi sabi ko sa kanya, bakit niya sinundan ito? Sabi niya, she looks like my mom with a blonde hair. Mas blonde pa ko dati. Pinaliwanag din ni Ed kung paano gumagalaw ang mga bagay sa shop ni Marie. Itong bata, ang nagbigay sa kanya ng reason kung bakit nakakapagpagalaw siya is yung being playful.
lahat para sa kanya, laro pa lang. Doon sa shop niya, siguro nabuboard siya doon. Eh dahil mommy figure ang tingin sa kanya, ayaw niyang iwanan si mommy niya. So nandun lang siya. Worst case scenario, kung hindi natin actionan, darating ang time magta-tantrum siya, magwawala yan. Yung iba, ang energy na meron sila is yung emotions, yung galit. Yun yung mga nananakit. Oh, galing sa Joy Miner! Magwawala sa taas. Ipinasulit din ang aming team ang mga video ng umano'y kababalaghan. Yung manifestation ng mga poltergeist. Doon lang siya malalaman kasi nasimulan mo siya without movement and then nakuna ng video yung movement and then hanggang sa matapos ito. On my own opinion, sa pagkapanood ko sa video, yun sa may boses ng bata, kasi you don't need to edit that eh. From the first frame, merong bata doon na nakita sa camera and then nung pinan siya papunta sa mga deliveries, doon lang nag-start yung voice. Possible naman yung mga bagay na ganun at nangyayari, it's either spiritual or sometimes gravity na itself. Paalala naman ang simbahan para sa ganitong sitwasyon. Kung yun talaga ay sinasabi natin kaluluwa ng inyong mahal na yumao, talaga pong kinakailangan ng panalangin, ipagpamisa po ninyo. To be safe, huwag niyo po silang kakausapin. Huwag niyo po silang bibigyan ng authority sa inyong tahanan. Sila ay nagpapanggap na kamag-anak ninyo, pero sa totoo po, hindi po sila yung inyong kamag-anak na yumao, kundi isang uri ng demonyo. Kapayapaan ang agad natin para sa lahat ng yumao na. Malaking bagay ang panalangin, hindi lamang sa kanilang katahimikan, pero mas maigi kung sila'y nabubuhay pa. At kayo rin mga kapuso, kung may kwentong kakaba-kaba, ibahagi po yan sa ating Facebook page at susubukan nating hanapan ng kasagutan.